Patay o buhay? Ano nga ba ang totoo sa kalagayan ng isa pang high-profile inmate sa Bilibid at carjacking group leader na si Raymond Dominguez? Matapos mabalita ang sunod-sunod na pagkamatay dahil sa COVID-19 ng mga high-profile inmates sa New Bilibid Prison, hindi maiwasan ng mga Pilipino na magduda. Baka raw may anomalyang nangyayari sa likod ng mga bakal na rehas. Patay na nga raw ba talaga sila? Kaya nang may isa muling high-profile inmate sa pangalan na Raymond Dominguez ang napabalitang namatay, mas lalo pang umugong ang isyo ng Bilibid. Una itong lumabas sa online article ng Inquirer noong Sabado na galing raw umano ang impormasyon kay Volunteers Against Crime and Corruption President Arsenio Evangelista. Nilinaw yan ni Evangelista. Hindi ako nag-initiate, hindi ako nag-submit na report, hindi ako nag-umpisa ditong isyo na to, kung hindi Tri-Media and a certain Mr. Timbol. But then ang sabi ko nga, hold your horses, magko-confirm tayo. Validation, confirmation, then I will give you substantial information. Kaya lang, biglang na-break din. Agad din daw siya nakipag-ugnayan sa NBI ukol dito. Kasalukuyan naman daw noong nasa Bilibid ng mga tauhan ng Death Investigation Division ng NBI para rin mag-imbestiga sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga high-profile inmate. Bukod sa tawag ng iba't ibang media outlet, ay may nag-text din daw na acquaintance ng isang dating DOJ secretary na kilala rin ni Evangelista. Ito yung text niya. Okay. Ito, breaking news po. Bilibid inmate Raymond Dominguez, convicted kidnapper and murderer of son of attorney Oliver Lozano and son of VACC President Boy Evangelista, died today at the hospital ng Muntinlupa. Please check sa hospital news tip BuCor Insider. Sinubukang tawagan ni Evangelista ang umunoy dating taga DOJ sa gitna ng aming panayam, pero hindi ito sumagot sa tawag. Si Dominguez ay leader umano ng isang carjacking group. Well po, finding abuse Raymond Dominguez, Lee Santos. 2012 nang mahatulan nito ni Bulacan Judge Wilfredo Nieves na guilty sa carjacking noong 2010. Humarap din siya sa kasong carjack murder sa car dealer na si Vincent Evangelista, anak ni VACC President Arsenio Evangelista. Ang balitang patay na si Dominguez, mariing pinabulaanan ng Bureau of Corrections. Wala po tayong PDL na nagngangalang Raymond Dominguez na pumanaw dahil sa COVID-19 noong weekend. At wala rin po tayong record na PDF na rin na ganong pangalan na lumabas at dinala sa ospital ng Maynila ng Muntinlupa. Naabala nga rin daw ang operasyon ng Bilibid nang lumabas ang balita. Naabala ng husto ang ating operation dahil siyempre yung maliliit na operation natin katulad ng pagpapalit ng duty, hindi kagad nakauwi ang mga dapat na mag off duty dahil siyempre hinighten muna natin ulit yung alert. Ang sigurado raw ay kabilang si Dominguez sa mga high profile inmate na nagpositibo sa COVID-19. Siya po ay isa sa kabilang sa mga na-test at nag-positive sa swab at ngayon ay nagpapagaling sa ating isolation area para hindi po mahawaan yung iba na PDL. Binabantayan daw si Dominguez dahil mayroon itong sintomas ng chronic asthma. Kinumpirma rin mismo ni DOJ Secretary Minardo Guevara na buhay pa si Dominguez. Sa ngayon, nasa 20 na ang namamatay na PDL sa Bilibid dahil sa COVID-19 mula May 30 hanggang kasalukuyan. 8 sa mga yan ay mga high-profile inmate, kabilang na si JB Sebastian na nakulong dahil sa kidnap for ransom at carnapping. Mensahe naman ni Evangelista kay Dominguez. Do ikaw ang main main character, you were accused in killing my son, but I still believe in due process. I wish you well at masurvive mo to, as well as your family. Ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga high-profile inmates sa Bilibid naging mitsa para mag-usisa. Ugat nito ang kawalan ng tiwala sa sistema ng hustisya ng ating bansa at kung paano lumalakad ng pera sa loob ng mga kulungan na matagal na rin namang problema. Pero sana huwag maging dahilan ng pandemya para maputol ang pananagutan ng mga may sala. Ako si Nico Wahe. I stand for truth.